Paano ang paggamit ng left and right symbol dito sa InShot? Hello, hello, hello mga kapamilya, kapatid, kapuso. Babalik po ngayon ang aking channel, ang Star TV Pilipinas, para magturo sa inyo ng isang tutorial na application, ang InShot application, kung saan pinapakita dito kung paano i-apply ang mga features ng kanyang apps. Kaya let's get started. Nandito tayo sa InShot. Open natin yung kanyang video. Mayroon na tayo ngayon ditong drops para i-apply ang ating dapat gawin. Ang ating gagamitin ngayon ditong function, makikita nyo po sa gilid mayroong arrow. Ito po may arrow. Pag nalagdag pa tayo ng arrow, ayan po, nag-split tayo, makikita nyo. Split po tayo ng mga ilang beses, 1, 2, 3, 4, 5, tapos magbaback tayo. Ito po yung aking sample na ginawang video, ating in-split, 1, 2, 3, 3 split po ang ating ginawa. Dito po, may makikita nyo po yung arrow na pakaliwa, arrow po na pakanan. Sa tatlong split na yan, tayo ay magbaback previous. Ibig sabihin po, yung tatlong split na yan, mababawasan ng isa. Ayan po. Ulitin po natin para may paliwanag sa inyo na maayos. Dito po sa ating setup ng ating gagawing video, may split na tayong ginawang isa. Kaya dalawa, tatlo. Ang gagawin po natin dyan ay paano nagpa-function yung kanyang left and right arrow. Once na mag-back po tayo, itouch po natin yung arrow na pakaliwa. Yung apat na split. 2, 3, 4. Magiging tatlo na lang po siya pag ating ibinak ng isa. Touch natin isa. Ayan po, makikita nyo po yung pagbabago. Naging tatlo na lang yung kanyang split or yung kanyang line ng ating nakat. Yan po yung epekto ng nag-back tayo. Ang mangyayari po dyan sa kanya, ondo split. Ang tawag nila dyan, ondo split. Bali, nagbaback tayo yung mga gusto nating baguhin kasi mali tayo ng cut. Ayan po, pwede nyong gamitin yung pakaliwa. Pag gusto nyo namang ibalik uli yung apat na split natin, itouch nyo po yung kanan na arrow. Try natin po. Ayan po, bumalik na po yung kanyang arrows pag tinouch natin yung kanan. Naging apat na po ulit yung kanyang split. Yan po yung function ng kanyang arrow left and arrow right. Pag ilang touch, depende po kung ilang touch ang gagawin. Halimbawa, dalawang touch po yung ating gagawin dito sa sample. Try natin mag-touch ng dalawang beses. Isa, nabawasan ng isa. Isa pa ulit. Ayan po. Kasi po kanina, dito ng konti, nag-adjust tayo ng duration. Kaya po nagbago siya. Hindi pa nadagdagan ng cut. Pero once na magpangatlo pa tayong touch, ayan po, dalawa na lang po siya. Kung every moves na gagawin nyo dito sa kanyang setup ng video, ganun din po yung kanyang ibabalik. Bawat galaw nyo, yun po yung mababago sa kanyang video. Yun po yung silbi ng arrow left. Pabalik po siya. Pag gusto nyong i-diretso ulit,
Pinitinulong yung kanan na arrow. Pabalik po yung isang cut uli niya dyan. Ayan po, naging tatlo na uli po yung kanyang cut. Kasi nag-touch tayo ng arrow sa right. Pag gusto natin pong tanggalin yung kanyang mga cut, try natin dalawang touch. Ayan po. Nawala na po yung dalawang cut niya. Yan po yung silbi ng arrow left and arrow right. I-try naman po natin sa music kung gagana po siya. Ayan po yung ating music. Wala po siya, hindi po siya gumagana yung arrow left, arrow right. Kasi once naka-hide yung kanyang arrow left and arrow right, ibig sabihin po hindi siya gumagana. Pero i-try natin mag-split kung gagana siya. Ayan po, gumana. Ibig sabihin po, pwede tayong mag-back din. Pag once na nag-cut tayo ng music background. Try ulit natin mag-cut, ulit natin. Ayan po. Mag-cut po tayo ng tatlo para makita nyo kung may pagbabago. Ayan po. Kung mag-back po tayo, halimbawa nakapag-cut na tayo ng apat, ibaback natin. Ayan po, gumagana yung kanyang arrow right. Kasi, naka-apat na cut tayo. Once na ibalik ulit natin yung pa-apat na cut, itouch nyo yung kanang arrow. Ayan po, bumabalik yung kanyang arrow right. Hindi na siya lumalabas yung naka-hide na ulit yung arrow right kasi wala na tayong panlimang cut. Puro pabalik na po uli yan, pabalik na. Kasi kung ibabalik niyo uli yon, apat na touch dito sa arrow left, isa, wala na po yung isa, isa pa ulit touch, dalawa, yan na po yung nagbago. Touch niyo pa uli po yung isa, wala na uli po siya. Ibig sabihin, gumagana po siya pag once na naglagay ka ng cut sa inyong music. Pero once na ganyan buo, hindi po siya mag-a-apply. Okay po, sana po na naunawaan ng mga nanonood sa aking paliwanag. I-try po natin sa effect kung gagana. Lagay po tayo ng effect. Gagana po yung kanyang effect. Pero ang mangyayari po niyan, pabalik lang po siya, pabalik. Kasi once na mag-touch tayo dun sa left arrow, mawawala po siya. Yun po yung effect niya, kahit hindi na kayo mag-cut. Kasi once na nag-apply tayo dito sa isang features niya, nag-a-apply na po yung left and right. Ibabalik po natin yung kanyang effect. Ayun po, nandun na po siya. Kahit hindi na po kayo mag-cut. Awes na nag-cut kayo, lalabas po dyan yung arrow. Mag-cut po tayo. Tapos mag-back tayo ng konti. Ayun po, lumalabas na po yung kanyang arrow right. Kasi, nakapaglagay na tayo ng command na nagtanggal tayo ng split. Pero kung ibabalik natin yung split, ayan po, nawala na po yung kanyang arrow right. Kasi yung huling command natin, nag-split tayo. Ganun po yung pag-apply ng arrow left and right. Right sa effect niya. Dito naman po sa record, kung gagana rin po, i-try po natin. Ayan po yung record niya. Ganun din po yung function niya. Hanggat hindi ka siya magka-cut, hindi siya lalabas yung arrow right niya. Left lang ng left hanggang sa mawala itong record effect tsaka itong music background. Ganun po yun. I-try po natin mawala po lahat yan. Touch natin yung left arrow. Isa. Ayan po, nawala na po yung kanyang record. I-touch po ulit natin yung kanyang left arrow. Wala po yung kanyang split sa
effect. I-touch po rin natin yung left arrow. Nawala na po yung kanyang effect. Yan po yung mangyayari sa kanyang left arrow. Babalik nyo naman po. I-touch na lang po yung kanyang right arrow. Ayan po, bumalik na po ulit. Touch po ulit natin, bumalik na po ulit yung kanyang split. Touch po ulit natin, bumalik na po ulit yung kanyang record. At nawala na po ulit yung left, yung right arrow kasi yun na po yung huling gamit natin ng kanyang record. Doon na po huli tayo nag-apply. Pero kung nag-apply pa tayo ng other record, may lalabas pa po ulit dyan na arrow right. Yan po yung silbi ng left and right arrow. Balik po natin lahat. Ayan po. Touch po natin lahat. Ayan po. Nawala na po tayo. I-check po natin. Balik tayo dun sa original na setup ng video. Try natin po dito sa text naman tayo mapunta. Ayan po, nag-type po tayo ng text. Okay po natin. Lumabas po yung kanyang left arrow kasi nag-apply tayo ng text. Pag-try po natin magka-cut tayo dito sa text. Touch po natin yung text. Split natin. Isa pang touch. Split po ulit natin. Dalawang ano na po yan. Dalawang hati na po yung ating ginawang split. Left arrow din po yung gumagana. Wala pa yung right arrow. Pero once na mag-back kayo ng isa dyan, ayun po, lumalabas na yung kanyang right arrow. Kasi yung huling command lang nung right arrow ay huling touch natin dito sa text. Dalawang cut ang ginawa natin. Kaya once na ibalik ulit natin yung right arrow, tinatch ulit natin, babalik na po ulit siya sa dalawang cut or split na ginawa natin. Ganon din po lahat ang nagiging nangyari sa ating ginawang text. Kaya kung anong command din po dito sa paggawa ng filter, may lalabas din po dyan left or right arrow. Hanggang dito na lang po yung aking simple tutorial ng InShot application. Sana may natutulong kayo sa paggamit ng left and right arrow para sa inyong gagawing video at sa mga susunod pang gagawin nyong mga video. Salamat po. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli nating pag-tutorial ng application InShot. Thanks and have a good day. Love you all.